No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Priya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yahoo! Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Saan bang kayo naroon ng inyong lingkod? Si Brother Bernard Factor Caniaveral. Nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint. Dalawang dekada na tuloy-tuloy po kami naghahati ng totoong buhay at pakikipagsapanara ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Kasama pa rin natin ang mga kabataan mula sa St. Mary's Academy of Manila. At sila tayo po ngayon ay nandito sa San Jose de Troso. Na ating matatagpuan saan? 1332 Maraming salamat Reverend Anthony Chan Olaguer sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapag-shooting dito sa inyong napakagandang parokya. At syempre, sinasabi nilang San Jose de Troso dahil marami nagtatanong, bakit Troso? Dahil ang atin pong mahal na patrona si San Jose ay isang alwagi o karpentero manggagawa. At syempre, bilang isang karpentero, marami siyang lumber doon o kaya ay mga troso o mga piraso ng kahoy. San Jose de Troso. Palapakan natin ang ating mahal na patron na si San Jose. Pero ngayon, ang ating pong pinag-uusapan ay ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni St. Mary of Edessa. Pero bago yan, tanungin din natin ang mga bata kung anong masasabi nila sa kanilang parokya. Unahin natin si ate. Ate, ano masasabi natin? As a Mary na nagsisimba dito, noong 1932, gawa lamang aming simbahan sa kahoy at nagkaroon din dito ng lakbay Biblia noong May 2019. Aba, very good. Yes! Kuya, ano masasabi natin? Tuwing March 19, pilagdiriwang namin ang pagkamatay ni San Jose. Mm-hmm. And as a Mary, natutunan ko po magdasal ng rosaryo araw-araw. Wow, that's very good. Yes, March 19. Yeah. Ang aming parokya ay isa sa pinakamagandang lugar kung saan tayo nakapagdarasal. At noong last September 2 ay pinagdiwa ang dedikasyon ng bagong altar ng aming parokya. Wow, look at that. Yes. As a Marian po, natutunan ko po magdasal po kasama po yung mga students po ng St. Mary's Academy po. Kasama po yung nanay at tatay ko po at pamilya ko po. Maganda din po tong parokya. Kasi madami po kayong makikitang santo po dito. Madami din po kayong makikita po nagdadasal na parang Marians lang po din kami. Nakakatuwa po marinig ang mga batang ito, ano ho, na ang debosyon sa ating mahal na ini at sa ating mahal na patron, San Jose, ay nagsisimulang mag-ugat sa kanilang mga puso. Hari nawang makapagturo ang mga magulang tungkol sa ating pananampalataya sa murang edad upang nang sa ganon ay maikintal sa kanilang puso at isipan ang pagmamahal sa ating pananampalataya. Palapakan po natin ang mga kabataan na naririto. Pero sa mention, ang pinag-uusapan natin ngayon ay si Mary of Edessa. Okay, complete the line. Mary of Edessa is, or si Maria ng Edessa ay, Kuya, ano masasabi ninyo? Yes, go ahead. Okay. Isa pong prostitute. Naging prostitute. Very correct. Ano pang masasabi natin? Ano pang naging masasabi natin? Si Mary Edessa ay? Si Mary of Edessa ay very good. Very good. Natukso. Yun ang keyword, ha? Naligaw dahil natukso. Yes. Ano pa masasabi natin? Anybody else? Ano may dadagdag natin? Si Mary of Edessa ay? Maganda ba? O, ba't di natin sabihin? Maganda si Mary. Siya ba ay madasalin? Yes. O, ba't di natin masabi? Kayo ba ay madasalin? Yes. Kayo ba ay natutukso? O, pare-pareho pala tayo kagaya ng buhay ni Mary of Edessa. Pero anong nangyari at naging nalulung siya ng gusto sa kasalanan? Bakit ginusto niya maging prostitute? Eh samantalang anong pwede mong gawin kung ikay na nagkasala, naligaw ng landas? Humingi ng tawad.
Correct. That's very true. At paano humihingi ng tawad? Paghingi ng tawad tayo ay nagdarasal. Higit sa lahat upang ika'y patawarin sa kasalanan, anong gagawin? Mangungumpisal. Correct? Kayo ba'y nangungumpisal? Taas ang kamay ng nangungumpisal. Very good. Yun ang kailangan para tayo mapatawad. Kasi kung hindi mo sasabihin ang paghingi ng tawad, abay hindi ka maaaring tanggapin o bigyan ng pagpapatawad, di ba? Kaya importante sa mga bata na kahit sa maliliit na bagay na tayo nagkakasala o nagkakamali, tayo ay magsasabi lagi ng sorry. Sino nagsusorry? Yes. Kaya itong si Mary, hindi siya natutong humingi ng tawad at tuloy-tuloy siyang natukso sa kasalanan. Pero ano ang ginawa ng kanyang tiyuhin na si Abraham? Isang gabi, nagkaroon siya ng, ano nangyari? Panaginip. Anong panaginip niya? Ha? Anong panaginip niya, ate? Anong sabi nung anong nangyari sa panaginip? Yes? May dragon po doon at kinain niya po yung isang maliit na kalapati po. At po, si Abraham po, kinuha niya po yung itak niya at nabuksan yung? Binuksan niya po yung belly nung dragon po. At yung pala po, panaginip lang pala po. At sino nakuha niya doon sa belly? Yung maliit pong kalapati. At ano ibig sabihin no? Sabihin po nun para pong may connection po doon sa kay Mary. Kay Mary of Edessa. Yes. At ito na nga, nahanap niya itong si Mary doon sa brothel o doon sa pub house na iba na ang itsura. At sabi ni Mary, halika na sa taas. Pero anong ginawa ni Abraham? Inalis niya ang kanyang sombrero. Nagulat. Mary. Marumi na ako. Makasalanan ako. Patay na ako. Nagkasala ako. Ayoko nang bumalik. Mary. Kung ikaw si Abraham, anong gagawin mo? Niyakap niya si Mary. Mayroon ba kayo naaalala dyan sa eksena na yan na isang lumayo pagkatapos iniyakap pa din siya sa kabila ng kanyang kasalanan? Ano naaalala natin? Ha? Yung? May isa pong lalaki na dalawa po yung anak. Mm-hmm. Isa po gusto pong umalis po sa kanya po tatay at umalik po siya ng walang pera po. Pero mm-hmm. Po tinanggap pa rin po siya ng tatay. Anong kwento? The prodigal son. Alam niyo ba yung kwento na yon? Ang ibig sabihin mga bata, huwag tayong magkamali at huwag tayong masanay na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kagaya sa kwento ng prodigal son, bagamat lumayo siya, nagkamali siya, at nung nalaman niya na wala na siyang magagawa, muli siyang bumalik at niyakap siya ng kanyang ama. Diba? Ganun din ang ginawa ni Abraham. Niyakap siya. Ibinalik siya sa Edessa, sa lugar kung saan lumaki si Mary. At syempre, ang mga tao ay, nung makita siyang ganun ang itsura, anong gagawin ng mga tao? Ha? Judgmental! Ay, ayan na pala si Mary. Tingnan mo ang itsura. Si Mary pala yan. O, kita mo kung anong ginawa. Di ba ganun ang mga tao? Kung ikaw si Mary, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo, anak? Anong gagawin mo bukod sa hindi mo papansinin? Papatawarin ko po sila po dahil po nagkamali sila sa paghuhus ka po. Very good. So, maliban doon, ibinalik ni Abraham sa gawain ng pagdarasal. Sino nagdarasal? Nagro-rosaryo? Nagsisimba? Nagko-computer? Ay,
So mga bata, napaka-importante sa ating buhay ang parating pagdarasal. Ano nga ang sabi? The family that prays together stays together. At patuloy siyang nagdasal, pinatawad ang mga tao, at binalik niya ang kanyang pagsasakripisyo, higit sa lahat, ang kanyang fasting. Alam niyo yon? Hindi siya kumakain at ganun. Isang araw, may dumating doon na baalin, may sakit yung anak. Sabi, kandang Abraham, tulungan mo ako, ang anak ko, tandang Abraham. Wala si Abraham. Pagbukas niya ng pinto, si Mary ang nandoon. At nagulat siya, hindi niya rin naalam ang gagawin. Kapag gagalingin niya yung bata o aalis siya, pero sabi niya, akin na ang bata. Dinasalan niya ang bata. Taimtim na panalangin. Nagulat siya, yung bata, gumaling. Sabi niya, Mary, salamat, salamat. At tumakbo siya patungo sa bahay. Pinagaling ni Mary, pinagaling ni Mary. Ano kaya ang mangyayari kung naisabi sa kapitbahay? Kumalat ang balita na si Mary ay miracle worker. Pumunta lahat sa kanya ang mga tao at dinadasalan niya. Dakong huli, tuwing ay magkakataon, iniipon niya ang lahat ng tao para magdasal at hinaakay niya at patungo sa pagdarasal sa Panginoon. Si Mary of Edessa ay naging isang banal sa kabila ng kanyang pagiging isang makasalanan. So anong leksyon, mga bata? Pumunta pa rin po tayo kung saan po mas maganda po. Very good. Ano pa leksyon? Ano pang maaari nating sabihing leksyon sa buhay ni Mary of Edessa? Na ang Diyos ay mapagpatawad. Alright? Na ang Diyos ay mapagmahal. Okay? Na ang Diyos ay hindi kailanman tumatalikod. Tayo ang umaalis sa Kanya at tayo ay gumagawa ng kasalanan. Tuwing October ang kanyang feast day, kasama na rin ang feast day ni Abraham of Kidunya at ang dalawa ay kinikilala sa bansang Syria na unti-unting sinisira ngayon ng humanities o ng sangkatauhan. Ipagdasal natin mga bata ang bansang Syria na pinanggalingan ni Mary of Edessa. Nagustuhan niyo ba mga bata ang kwento? Palakpakan natin si Mary of Edessa. Siyempre, kung kayo man po dyan, ibigan ninyo ating pagtatanghal tungkol sa totoong buhay at pakikipagsapala ni Mary of Edessa, maaari nyo pong i-like, i-share, o kaya ay mag-comment. Kailangan po natin yan. At bago tayo tuluyang magpaalam, iniiwan po namin sa inyo ang mga mahalagang kalagana ating founder, the Venerable Father Patrick Peyton CSC, to always pray. And pray as a family because the family that prays together stays together. And a world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint! Yeah! Woo-hoo!